Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, napigilan ng Army ng Congo ang isang armadong grupo na nagtangkang magkudita doon. Inatake ng nasa 50 armadong mga tao ang bahay ng Prime Minister, Defense Minister at politikong magiging Speaker of Parliament. Pinasok din ng grupo ang opisina ng Presidente. Habang nasa loob, itinaas nilang watawat ng Zaire ang dating pangalan ng Congo, o Zaire, ang dating pangalan nga ng Congo. Base sa ulat, hindi lang mga Congolese ang umatake. May mga foreigners din daw na sumali. Agad namang nakaresponde ang Army at may 40 naaresto sa pag-atake. Hindi lang tubig, kundi may kasamang yelo pa ang baha sa Poland. Binayo kasi ng malakas na hailstorm ang nasabing syudad. Hirap tuloy ang maliliit na sasakyan na makadaan sa baha kung saan makikitang palutang-lutang sa ibabaw ng yelo. May napaulat pang natrap sa loob ng sasakyan dahil sa taas ng pagbaha. Tinawag na bayolente ng lokal na weather agency ang bagyo na tinatayang magpapatuloy hanggang sa mga susunod na araw. Namangha naman ang mga taga-Portugal at Spain sa isang comet fragment na dumaan sa kalangitan nitong Sabado. Napatigil ang ilang mga tao sa kulay berde na ilaw na dumaan sa madilim na langit. Unang inakalang meteor ang dumaan, pero nilinaw ng European Space Agency na isa itong comet fragment. Mababa naman daw ang chance ang may makitang meteorite. Nasunog na daw kasi ito nang dumaan sa Atlantic. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.